gusto mo ng tanong? Yung ano po, pagka hindi pa puspos po, pwede possible po ba nagagamit sa tanas? Ang pagsabing puspos mago, ginagamit lang yan sa church. Sa Old Testament, hindi. So, mga ngamba lang ako, baka mamaya ginagamit mo yung salitang puspos sa context ng Old Testament. Okay? Di ba? Heaven and earth. So, pagka binasa mo yung Bible, nang hindi mo naintindihan yung rightly dividing the word of truth. Yun ang ano dun, Andrew, yung basic. Alamin mo kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, pang Old Testament ba? O pang New Testament? So, yung puspos, hindi ginagamit sa Old Testament, ginagamit lang sa New Testament. Kasi nga, yung presumption ay yung Holy Spirit tsaka yung church, iisa. Gets mo? Kaso, meron mo sabihing pang millennium. Kaya kuminsan, mahalagat kasi kaya kuminsan, hindi tayo naintindihan. Yung mga sinasabi natin, panlangit. Ano ba, yung sinasabi kapon doon sa ano? Doon sa Marcelino, doon sa Coco Bites. Ano yun eh, mahirap intindihin yun. Yung sabi ko, tayo lang away, the truth and the life. Lahat, di ba, with sense of humor nga lang, kaya hindi masyadong cultic pakinggan. Yung lahat mali, tayo lang tama. Lahat eh, ligaw, alam mo lang kabuluhan, tayo lang may kabuluhan. Lahat eh, patay, tayo lang may buhay. Mga ganun, yung lahat kasinungalingan, tayo lang yung katotohanan. Yung mga ganung statement, hindi panlupa, panlangit. Pag sinasabi kong kahit logic, hindi tayo sakop. Pati yung law of non-contradiction, law of excluded middle. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo papasakop sa anumang bagay. Lupa. It's a daigdig. Pero dyan na naman, pag na-misunderstood ka dyan, okay, ikaw kanina, tatanong ka kung may, kung baka mami wala kang Holy Spirit, tapos pinresume mo na may Holy Spirit, ang labas nun, anarchy. Ang labas nun, demonism, satanism, kasi gagawin mo na yung sarili mong gusto eh. Hindi ka pala nagkakamali. Di ba? Ano ka pala, ikaw lang pa yung kabuluhan. Ayun pala. At marami na nag-claim yan, yung mga Christian cults, yung mga diktador, kahit na secular ideology, ginagamit nila yan. Hitler. There is no God, then everything's permissible. Sabi nga ng Crime and Punishment ni Dostoyevsky. So, delikado yan. So, limbawa, ang Panginoon Jesus, pag nagsalita siya, naalala ko lang, yung prayer ng Jesus Christ, di ba? Kapo, dinati ko. Yung Ten Commandments, sa tingin mo yun. Isang panlangit, tsaka isang panlupa. Yung sinasabi sa Old Testament, kumisyan, yung halimbawa sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, nung bago sabihin ni Kristo, yung tungkol kay Eliseo, tsaka kay Elijah, alam niyo na yun, di ba? Lagi yung dinidiscuss. Eh, yung sinabi niya ron, I came to set the captives free. Mas mamaya pagdating sa 19. Iba lang context, hindi na church age. So, kaya yung present, kundi yung future na. Ayun niya, dalawang verse lang yan. Sa Old Testament, pakinggan mo ha, yung ano, yung dalawang accounts of creation, pinagdidibatihan niya hanggang ngayon. Kumuusok yung internet, pati yung YouTube. Bakit dalawang tuloy, nauso si Lilith. Nauna ka sa oran ni Adan. Hindi nga naintindihan itong atang ito kasi wala silang Holy Spirit. Pero sa atin napakadali. Yung isang account of creation kay Lucifer. Yung isa kay Adan. Kay Adan pala. Yan. Yung dami kaya sa Bible eh. Halimbawa na lang yung sinasabi natin ngayon. Halimbawa, bakit ang Garden of Eden nakikita ng mga unang scholars hanggang ngayon? So, Middle East. Diba? Bakit itong mga tiga-God's culture nakikita lang sa Pilipinas? Di nga kasi, si Lucifer noong araw, naka-base dito. Pilipinas? Si Adan, doon sa Middle East. O yan, di pa alam na yung tiga-God's culture. Yun, pero pag binasa mo sa Bible, nandun din. Meron ding mga Tarsis, Bilam, mga karakter na kung saan makikita mo sa Pilipinas. Ay, sa interpretation sa Genesis, meron din sa West, doon ay dyan sa Middle East. So, anong ibig ko sabihin, pag hindi mo naintindihan talaga yung Bible dahil wala kang Holy Spirit, o kahit may Holy Spirit ka, pero mamaya-mamaya, hindi ka puspos, o mamaya-mamaya, pupunta ka sa panlupa. Ang panlupang tinutukoy ko, isang natural at saka isang angelic. Pag tumatama ka angelic, pag hindi ka, ano, at relative yan, at gumagamit ka ng lahat ng klaseng batas dito sa lupa, scientific,
kung ano anong mga logical, etc. Ano, dyan tumama ka, kumisan hindi. Yan ang history. Mm-hmm. Ang history kaya magulo, relative, wala nakakatiyak. Depende, kanya-kanya ang history. Eh dahil nga panlupa. Oh, yung salitang panlupa, ginagamit ko para maintindihan lang tayo. Yung immanent, no? Iba yung transcendent. So, yan, yung rightly dividing the word of truth. Hindi lang yung dispensationalism, etc., ultra-dispensationalism. Kundi basically, kailangan alam mo kung yung bang salita yung panlangit o panlupa. Diba, Mago? Nga po. Gets mo, halimbawa, ang obsession mo, tamiya. Ano na, sakit na ka. Ng panlupa at saka ng panlangit. Middle pala. Okay? Ano ka, Avenger ka lang, okay, mga ganyan. Kumbaga, mga poly and angelic spirit lang yung sumasanib sa'yo. Ganun lang yun. Pagka medyo ano, mababaw, halimbawa, paano ka lang, tulad ni Billy, ube, ganyan, ube. Ganyan. Pag ano lang yan, mga masamang spirit doon, mabuti rin. Kaya nakapagluluto siya ng masarap na ube. O, pero pagka hindi mo tiyak na Holy Spirit palang buhay mo, ba delikado ka? Pero ang message ko rito, panlangit. Okay? At na-expect ko na, wala makakaintindi ng mga tao na kikinig sa atin sa buong day. Pati nga yung mga nagsasubscribe. Baka hindi nila maintindihan niya. Kasi hindi tayo nag-operate sa ano. Palupa. Sa tinatawag na epistemological realm ng daigdig na ito. Alam mo na yun. Empiricism, rationalism, kung ano, yung pinapag-aralan sa school. Di ba sabi ko lagi, yung school, walang kwenta yan. Okay? Hindi lang sa nanggaling yan. Sa Greece, sa mga Nephilim. Ngayon. O pero, hindi pwede yan sa panlangit. Common sense lang. O, halimbawa, tiga langit ka mag-o. Angel ka nga lang, hindi ka sakop ng natural law. Mm-hmm. Eh. O, yung pa kay logic, yung pa kayang, di ba? Reasoning. Di lalo na yung heaven of heavens. Wala nang reasoning. Kaya nga sa Bible, agape labang naka-parallel dun eh. Oh. Hindi law. Mm-hmm. Ang law, pang lupa. Eh, ang love, pang langit. Ang mahirap, wala kang law, kasi sabi mo, pang langit ka, tapos wala ka pa rin love. Wala na. Wala ka, di ba? Baka hindi ka man nag-exist. Magmula pa nun hanggang ngayon, baka bula ka lang dyan. Hindi naman totoo yun. Nag-exist ka, kailan satanic ka. Demonic ka. Pero alalaan nila, yung demonic at saka satanic, good and evil. Kasi pag sinabing demonic, di ba, sabihin natin, sabihin ni Billy sa akin, demonic ako. Kasi nakikita niya, puro kasamaan ang ginagawa ko. Hindi ah. Ang demonic, ibig sabihin, good din. Okay? Kaya yung mga tao sa labas, walang kalam-alam dyan eh. Tungkol dyan eh, di ba? Lagi ko sinasabi, pagka nandun ka sa good and evil, tree of death, ay lahat ng ginagawa mo dun, mali, evil, lahat. O, pagka lumipat ka dun sa kanan, namatay ka na, nilibing, nabamuli sa malangit, nabamuli sa Holy Spirit. Lahat ng ginagawa mo dun, good, kasi gawa ng Holy Spirit. Tiyakin mo lang na nandun ka, kasi ang Christianity, buong daigdig, kala nila nandun sila. Dito na, nasa kaliwa, dito rin. Lalo na sa atin, napaka-dangerous. Corruption of the best is the worst. Habang lumalapit ka sa liwanag, mas nakikita mo yung mga rinkel mo, dumi mo, etc. Ito yung danger dito. Sa atin. Ito yung pinaka-dangerous na doctrine. Itong sa atin. Yung mapagkamala mong in ka, yung pala out ka. Kaya nga ito, dinitingin ko lagi. Yung mga panlupa, under law. Sa langit, under love. Pagka inugat natin kung saan galing yan, kay Lucifer. Nung panahon ni Lucifer, walang law pagdating sa spirit. Lalo na kung halimbawa, nakamtan nila yung indwelling, yung divine nature ng Diyos. Walang issue sa law, etc. Mag-operate sila sa pure love. Kaso hindi nga narating yun, so yung love nila, kumbaga, pilay. Ayun sabihin, sablay. Okay? So ba't ko dinala yun doon yung usapan? Kasi nga, tayo dito para matest natin kung talaga nag-operate tayo sa langit. Dapat wala yung organization, law, etc. Anong program na. Wala yun. Dapat panlangit, love yan. Yung tinatawag sa Bible na nasisilip ng mga scholars. Agape o love. Hindi filial, hindi eros, hindi patriotic, hindi marunong love. Okay? Eh, pag gaganon ang usapan, authority ang issue. Authority. Ang authority, maraming ibig sabihin. Pwedeng law, pwedeng guns, pwedeng gold, kaimanan, kapangyarihan, etc. na raw power. Pero ang pinag-uusapan natin sa langit, na nung araw, para maintindihan niyo ako, eh, si Lucifer lang issue. Kaya ano magkasala si Lucifer, tangay niya yung ano eh. Universe. Hindi lang, yung mga top brass niya. One third of... One angel. Ano yun, mag-glorify yun. Ito na naman ang malina ng mga scholars eh. Kala nila, mga regular angel yun. Hindi yun, mga general yun. Mga panlangit yun. Parang diba? Ang mukha niya na. Oo, so anong point? Si Satanas, so dating Lucifer, ano siya, yung
kumbaga, mahirap nga lang sabihin, pero parang diktador. Mm-hmm. Parang, hindi mo prime minister, hari, no? Okay. Pag yun ang nagkasala, alimbawa, parang queen ng anay, mm-hmm, yun ang napatay, mula at patay, di ba? So, winner take all. So, ganun si Lucifer nung araw, nakasalalay sa kanya, ha? Parang katawan siya yung ulo, siya utak, kumbaga ng ulo. Eh, nakasalalay sa kanya yung ano, make or break ng creation. Okay? Authority. So, 6,000 years yan, ha? Nung dulo ng 6,000 years, yun ang ano. Eh, kaparehong parallel ngayon ng ano, eh. Yung history ni Lucifer at saka ngayon, eh. Kaya nagkalat yung mga sugo, di ba? Nag-claim sila, ay, hindi natin masisi. Panahon na, para lumabas yung panahon na kung saan kamukha ni Lucifer nung araw. Kala, meron talagang isang authority. Para si Jesus Christ ngayon, di ba? King. Well, si Jesus Christ talagang authority natin. Oh. Si Kristo, ang Diyos Ama. Ang Holy Spirit, si Jesus Christ, at saka ang Diyos Ama. So, sino ang ating buhay? Ang buhay natin, hindi lang si Jesus Christ. Ang buhay natin, kasi medyo pag kinumpir mo sa Diyos Ama yun, panlupa si Jesus Christ. Baga mo si Jesus Christ, may context na panlangit. Kaso, dumating tayo sa point sa Hymn of History, na kung saan na last days ngayon, dapat mag-operate tayo dun sa pinakamataas na kamalayan, na yun nga, yung naabot natin, yung Holy Spirit ng Ama. So pagka doon ka, kailangan meron talagang tao dito sa daigdig na ginagamit ang Diyos ni Kristo tsaka ng Holy Spirit authority ng Diyos tsaka ni Kristo na authority. Hmm. Kaya napakahirap kong i-claim itong kiniklaim natin kasi alam ko kung gaano kabigat ito. Okay? Pwede ba siguro i-claim ito at naturally paniniwalaan ng mga tao kung ikaw ay Superman. Oh. Okay, kung ikaw ay artificial intelligent robot na lahat alam ng lahat. Google, alam mo, lahat ng mga search engine, alam mo, nandiyan sa utak mo. Kasi ang dami natin hindi alam. Okay? Dahil nga human tayo, pero marami din tayong alam. Kasi may pagka-divine tayo. Itong alam nating divine, eh siyempre, weird sa pangdinig ng mga tao na kikinig sa atin. Halimbawa, yung kina-claim natin dito, tayong authority, yung church, di ba? Tayong powers, tayong way, the truth, and the life. Tayong the light of the world, tayong bread of life. Lahat ng kina-claim ni Kristo. Nakilain naman niya yan kasi nga ang Holy Spirit ng Ama nasa kanya. Eh ang Holy Spirit ng Diyos Ama nasa atin. Di maring hindi natin i-claim yun. Hindi tayo sa nagkiklaim tayo parang another Christ. Ano? Isa lang yung nagligtas natin. Hinamin natin yan sa Jesus Christ. Pero sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, authority. Yung nakinabang doon sa Gospel ng Panginoon Jesus na sa last days, ay kailangan merong pumalit bilang kanang kamay ni Kristo sa millennium. Sa ngayon naman, yung de jure na kanang kamay ni Kristo, kahit de facto, mukha tayong alipin ng mga alipin. Okay? Nevertheless, tayo talaga. Yung kanan ng kamay ni Kristo. Pero dito sa church, kung gusto mo bilhin, ikaw na yung pinaka kanan ng kamay ni Kristo. Sabihin, kaliwa na lang kami, okay? Kaliwa ka. Hindi po karap dapat. Hindi ko karapat dapat. Hindi, yan na lang yan. Sinasabi ko lang. Sige, may tanong po. Pwede bang maghiwala yung authority at power? Pwede bang authority ka lang na walang power? Hindi, pwede. Pero mali, si Satanas, pwede kasi mayroon siyang power pero walang authority. Kasi nga naiwalay na sa Diyos. Pero pag nasa Diyos ka, kailangan meron kang power at authority. Kasi ngayon ang binigay ng Diyos kay Kristo, si Kristo dinedelegate niya at binibigay sa church ngayon. Ang kaso, pinapatungkulan natin dito yung church. Hindi yung mga tao sa labas na walang Diyos, walang Kristo. At kahit mag-claim sila meron, wala. Kasi hindi sila dumaan sa gospel. So, i-combine natin dito sa church. Kahit dalawa lang tayo, tatlong po. Hindi yun ang issue. Talaga bang tayo rito sumusunod sa authority? Yan ang issue. At pag hindi, hindi, nagmamayway ka. At pag consistent to yung ano mo, pag mamayway mo, ang ibig sabihin niya, hindi ka na-born again, hindi ka talaga dumaan sa gospel sa context ng last day's message. So, balik tayo dun sa sinasabi ko ano, yung authority na yun. Ang kumakatawan dun ngayon, sino mag-o? Ikaw? Hindi pa si Jesus Christ. Si Simon? Alam natin si Jesus Christ sa langit, yung universe yun, dito sa lupa. Kayo po. Sinabi nyo yan, ha? Opo. Okay, ako hindi ko talaga ano yan, hindi ko talaga inambisyon, hindi ko ginusto yan. Alam naman nakikinig sa akin iba, na ni pangalan ko, ayaw ko nga sabihin ng araw. Hindi dahil kinakaya ko yung pangalan. No, sino bang normal lang yung gusto mong sumikat. Pero ako talagang ilag na ilag ako rin, hanggang ngayon. Pero wala akong magagawa kapag alam ko yung history, alam ko yung relativity ng philosophy, lahat ng buhay sa daigdig. Tapos alam ko, mayroong absolute na Diyos, si Kristo, ng Holy Spirit. May absolute na message, ang gospel. May absolute na authority sa lupa, ng Holy Spirit.
Kaya nga naniniwala ako sa Bible, na ulit-ulit ko kasi yan ang author ng Holy Spirit. Kaya naniniwala ako sa nature na kahit pa paano ginagamit ng Diyos kasi yan ang Word of God in natural sense. So, God's Word, di ba? God's written word yung Bible. Pero ang paniniwala ko ikit pa dyan, eh yung church, yan ang visible image of the invisible Christ and God. Yan ang sabi nga ni Paul, living epistles or letters or Bible ng Diyos o kaya ni Kristo, yung church. Hindi sila, hindi yung buong daigdig, hindi, kailangan maging klaro yun, hindi. Ngayon, kung dumaan sa gospel yung mga religion, mga kaalan yung mga Christian, huwag na tumahimik na tayo. O, ito, kapaluluwa na ito, di ba? Pero kung tayo lang talaga, at ang presumption natin, ito, until proven otherwise, wala akong magagawa kung di i-claim yan. Kumbaga, walang may gusto eh. Walang qualified. Hindi ako. Diba? So, ako yung, ano, ako yung parang pumapapil ngayon. Nung hindi pa nagkasala sa tanas. Na Lucifer. Pagka nagkamali ako rito, nagkasala ako, yari kailan. Yung mga naniniwala sa akin. So, tinitiyak natin dito na pag-pray natin na talagang hindi tayo ito. Parang kamukha lang ng mga kulto sa labas. Okay. Satanic. Oo, satanic. Masigit pa kayo sa tanas. Ipin yung kine-claim natin, napakarindi. So, ang dami ko pang masasabi. Pero yung next time na magbasa kayo ng Bible, lagi niyong i-differentiate. Pero kahit na napakatalino niyo, alam niyong rightly divide the word of truth sa context ng logic, story, history, theology, hermeneutics nyo. Eh kung wala ka rin Holy Spirit, wala rin. Mauwi ka sa dead end mo na bukas mga lawa, nagtatanong. Marami ka man nagtatanong, marami ka nagdududa. Pero pinaniwalaan mo hindi dapat paniwalaan. There is a way that seems right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Yun, yan ang nakakatakot doon. So, Mago, alam mo lang gagawin mo, ha? Kung ako, ay ako. Ha? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ha? Di padre. Don't mess with me, boy. I will follow you till the end of the world. Kaso, kaso yung world mo, hanggang mamaya lang last minute. Tulog na. Ako nga kapon, di ba, Andrew? Siguro yung na-expect ni Andrew, mag-preach ako na. Magre-rebuke doon, ganito niya. Kaso iba yung na-preach ko. Diba? Love, grace, di ba? Wala akong magagawa kasi yung Holy Spirit ang bossing eh. Hindi naman yung taong emotional lang, kaya ganito. Ako na, unungan ko kung gaano kalagay yung emotion, pero ako kasi, pero pagka magsisimula na ako mag-go. Ano ba, ngayon, prayer natin, tapos mo tayo, di ba? Napakahirap yung hindi mo asahan ng Diyos. Pag ikaw lang, siyempre madadala ka ng circumstances. Emotion. Kaya kung may sakit ka, tulad ngayon, masakit ang tiyan ko. Madadala ka ng ano, pain, okay, pleasure. Kung bagong paligo, tsaka walang problema ng pera. Dadala ka, baka makulayan yung message mo, di ba? So ang prayer natin, maging objective tayo lagi. Ano ba talagang gusto ng Diyos? Gusto ng Jesus Christ? Gusto ng Holy Spirit? Eh ang alam ko, gusto niya tayong maligtas mag-o. Gusto niya tayong happy. Para maging ganon, sumunod tayo. Sa Diyos na nasa Panginoon Jesus, inulit-ulit ko, na nasa Holy Spirit, na nasa akin at nasa church. Okay? Okay, konting pagtutuwid ah. Walang makakarating sa church kundi sa pamamagitan ko. Walang makakarating kay Kristo kundi sa pamamagitan ng church. Ito ay itong church natin, ay hindi yung church nila. Walang makakarating sa Diyos kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Parang sa Katolik, santo muna bago kay Mary, bago kay Jesus, bago sa Diyos. Mayroong ano yan, protocol. Hierarchy. Ang kaso nga itong satanas na to, dito ako sa galit na galit sa animal na to eh. Okay? Pinangunahan niya to eh. Diba, sumigat itong mga kulto. Ito, nasa radyo, nasa TV, nakausap ang Diyos. Ganito, ang dami pa ng magagandang mga background nila. Hindi lang sa buhay nila, pati sa kanilang TV shows. May mga social action group. Ano araw, kala ko ganyan eh. Kaya 1968 pa, ganun na ako eh. Kala ko nakukuha sa ganyan. Kala ko makukuha sa talino, makukuha sa kasikatan, power, din sa daigdig. Mali ako. Okay? So ngayon, nagmahasa na lang talaga ako sa power ng Diyos mag-o, yung gospel, yung dynamite ng Panginoon. Anong kung sasama mo, Andrew? Yung kaninang sineseparate ko yung langit at saka lupa, kasi every time na magsalita tayo, hindi tayo naintindihan, kasi panlangit, parang speaking in tongues. Okay? Pag binabasa ng iba, yung Mark 16, 15, 16, yung sino mang dumahan sa gospel, yung naniwala at nabautismo,
Kakaawak ng ahas, hindi makututok lang, hindi pa lang ano ma. Yun naman ang lason na hindi na ano. At kakapagpagaling na may sakit, buhay pa nga tayo ng patay. Pero iba nga yung ibig sabihin doon sa natural at saka sa heavenly. Pagka hindi mo naintindihan na panlangit ka, yung church, panlangit. Pinipilit ng itong ibang mga Pentecostal, mga charismatic group, gawing literal yun. Hindi naman talaga sila panlangit. Anong nangyayari? Natutoklaw sila ng ahas, namamatay. Ay, yung ibang hindi, okay, kala ng iba, maka-Diyos yun pala, satanic, demonic, magic lang. Okay? So, ang tinutukoy doon malalim, halimbawa, hindi ka na makaka, hindi ka malalason. Theology, philosophy, doctrine, yun ang hindi ka tatablan ng anumang, kahit na gano'ng kaganda, pero yun pala poisonous. Dahil ang Holy Spirit nandiyan, hindi tinatablan yun. Ang kaso, kala ng mga tao, may Holy Spirit. Sila. Hindi tinatablan din ng mga ganyan, mga false doctrine, cultic. Akala nila ganyan, nagpatuloy sa propagation ng kanilang message, di ba, Andrew? Tayo dito, tinitiyak natin, ito talaga yung gospel. Ang Holy Spirit ang resulta. At, ang Holy Spirit ng Diyos pa, mago, ang siyang inaasahan natin. Andrew, anong comment? Basa ka ng Bible, ha? Pagka nagbasa ka ngayon, makikita mo, mula Genesis hanggang Revelation, laging dalawang story. Heaven and earth. Nagkakamali lagi yung mga tao, pati tayo, okay, mga nakikinig sa atin. Pag pinaghahalo yun, ang best na makukuha mo pa na paghalo mo, angelic. Pero yung angelic, hindi pa rin yun ang ideal sa huling araw na to. Panlangit. Kaya yun ang iwanan natin ano, sa kanila. Ano ba yung gusto nyo? Panlupa o panlangit? Pamparaiso o pang city of God? Okay? Pang new heaven and new earth o pang millennium. Ganun. Iba yun eh. Iba yung dalawang yun. Heaven nga at saka earth eh. Hindi ko pa nga dinidiscuss yung heavens of heaven. Yung heaven of heavens eh. Yung tinatawag sa Bible na kung bakit dalawang spelling ng heaven. May heavens, may heaven. Pati nalaw ng Diyos yun. Ang dami kayang inalaw ng Diyos dyan sa Bible na kung saan. Pag pinairal mo yung grammatical expertise mo sa English, sa Greek, sa Hebrew, ay talaga masisira ang ulo mo kapag pinipilit mong i-reconcile yun sa absolute truth. Wala nakakarating, kundi itong away-away lang kayo. Puro kayo scholars, puro kayo mga expert sa languages. Ayun, hindi kayo nagkakatugma-tugma. Pareho naman kayo sincere. Da kayong mamatay. Dahil sa Panginoon Jesus. Kaya lang, ba't nagkakaiba yung kanilang mga opinion? You know why? Nag-operate sila sa panlupa. Nag-operate sila sa mundane, sa immanent, na hiwalay doon sa langit. Eh, ang katawagan natin panlangit. Eh, itong mga tao nakikinig sa atin, pati na siguro yung iba, gusto lupa. O, di ba? O, hindi tayo nagkakaintindihan ngayon. O, kumisa, napag-aalo nila yung spiritual at saka yung material na tinatawag nila. Ay, yun na, papasok na yung hindi na maintindihan kung ano yung soul, ano yung kaiba ng soul at saka spirit. Ito namang matangingot na mga nag-interpret ng Bible sa radio, sa TV, gagamit ng concordance. Ha? Alam mo, pag may nakitang sin, o kaya death, o kaya law, eh, lahat ng law, interpret nila, kaya sa kanilang mga naibiti, kala na, expert sila. So, yun pala, wala rin, di ba? Mago, say mo. Yun nga po, may bagong tutunan. Ha? May panglangit pala, at may panglupa. O ba't ngayon mo lang alam? I mean, ano po, pag... Pati sa Revelation niya. Alam mo, ngayon yung Satanas talaga, mag-concentrate tayo sa unang libro at saka yung libro. Genesis at saka yung Revelation. Nagsimulain, di ba? Sa heaven and earth, may problema eh. Sa Genesis, restored yung new heaven and new earth. In between, yun ang tinatawag kong parenthetical history na walang kaktorya-torya pag ginampir mo sa eternity. Kaya lang pinagpipiesta ng mga tao. Sa bundaigdig, sa pati yung mga Christian, no? Nakakawa yun. Napaka-sanong nila. No? Kaya ang hirap nila kami nito kasi sila yung mga nakanekta, naka-Amerikana, naka-Barong Tagalog, nasa TV, nasa internet, ang gaganda ng kanilang mga channels. Tayo, pag nag-ere, wala. May background pang senior citizen si Lola. Diba, paububod doon, which is I love, namal natin yung mga. Pero yung iba, ayaw nila yan. Kasi parang mancha sa kanilang integrity, sa kanilang credibility, di ba? Sa atin, kasama talaga yan. Kaya lang, kahit kasama tayo dito sa daigdig na Messi na to, hindi tayo, we are not of it, okay? We are in it, but not of it. Pero napakahirap yun kapag umaga pa lang, bombarded ka na ng kung ano-ano mga personal problem, sakit, worry, may pamilya ka na.
Kaya nga dito, sinasabi natin, ang ideal talaga, parang pare. Para lang, ha? Parang pare. Dapat walang asawa. Sabi rin ni Paul. Iba yung pamilya, panlupa yan eh. Iba yung panlangit na dapat wala. Hindi ka man dapat mag-isip ng mga bagay na, halimbawa, babae, lalaki, na maasawa. Hindi panlangit. Normal lang nausapan dito sa daigdig. Kaya kung siya nadadala tayo, yung matrix nila, nakaka-contaminate. Infectious, di ba? Ano yun? Dito tayo. O, so pagdating mo ng 12:30, yun na. Maghahanap ka na ng asawa, kalalaki, baba. Pamilya, anak ng anak. O, walang tayong problema dyan kung panlupa ka. O, dinedemonstrate mo yung buhay mo, talagang panlupa. O, siguro, saksigan niyo ba ang gusto mo, lupa rin to. Hindi si Adrian, ha? Pero pati may lupa ka, hindi mo naman in-offer yan sa church. So, wala rin yan. Kaya nga yung Diyos, ang Panginoon sabi niya, you cannot serve two masters, God and money. Ang money, panlupa. O, ang pag sinabi ng Diyos, alam mo na, hindi ka, ano ka, big time, hindi ka na-intriga sa mga ako. Kaya may pagkain, kaya wala, kaya may pamilya, wala. Ang ideal nga rito, panlangit. Yung panlangit, hindi naman nag-asabili. Hindi nanganganak tulad ng mga tao sa lupa. Every time na may mag-text ka ng ganyan, ha, where na you? Magkumain ka na ba? Yung may hibo na yun. Di ba? Panlupa. Amin-amin, na-develop ka. Yan, didik-dik ka ni Satanas sa lupa. Bukas makalaw, sinisisi mo ang Diyos. Ay, naingalak ko, may sakit, yung apo ko, may ganito, may ganyan, ganyan. Ay, kasi, nagbisan mo dun eh. Oh, nagtanim ka eh. Nagtanim ka eh. Nagtanim ka sa lupa, ani ka ng lupa. Alam, nagtanim tayo sa langit. Okay? Eh, hindi biro-biro yung magtanim sa langit. Kakayod mo, may lupa ka. Hanggang sa bumalik ka sa lupa. Sabi nga ng Panginoon Jesus, ang nabubuhay sa patalim, namamatay. Ang nabubuhay sa manok namamatay. Ang nabubuhay sa pera namamatay. Ibig sabihin, ingat tayo sa ating pinamumuhay. So tayo, panlangit. Pang-universe, big time yan. Naku, walang hanggang ano yan. Yung panlupa, of course, mapapromote din sila doon. Kaya lang, sino may gustong magdadang ka muna sa private o kaya ganito, alam mo yung rango-rango. Di ba, mas maganda, yung general. Okay. Ayun ang gusto ng Panginoon eh. Itong chairs na for 2,000 years, saan ang destiny niya? Langit. Pinipilit ng mga pastor, pare, ministro, panlupa. Sabi nga sa Bible, let Ephraim wed to his idol. Leave him alone. Let them die. Ganon. Okay? Obsession nila yun eh. Meanwhile tayo, delikado. Ito na yun eh. Di ba? Ito na yun. Pakakawalan pa ba natin itong pag-asang ito, Andrew? Ah, hindi na po. Of course, ayaw ni Satanas itong pinag-uusapan natin. Ahad lang yan. Lahat ng pwersa niya. Ahad lang sa atin. Hindi sa mga Christian sa labas o kaya sa mga 80s. Sa atin. Kaya kita nyo, ang struggle dito eh. Di ba? Dito. Personal, church, etc. Kito niya. Napakahirap. Imposible itong laban na ito. Kaya sabi sa Bible, Satanas ang kalaban. Kundi ang Holy Spirit ng Diyos ang buhay mo. Diba? Minsan, kasi si Jesus Christ, hindi nga ganang umubray. Kasi nga lang nila, match lang ni Satanas. Ah, hindi ha, greater is Christ, diba? At much greater ang Diyos ama na buhay natin. Hindi dapat maging positive tayo sa ganito. Kaya lang, pagka nakaramdam ka na ng sakit, walang pera, walang ganito, walang ganyan. Walang tamiya, napag-iwanan ka, na-imperior ka sa mga gwapo doon, magaganda roon, yung mga nasa TV, mga mayaman. Anong mangyayari, Andrew? Nakakalimutan mo yung position mo. Manlangit. Manlangit. Yung salitang langit, i-define natin sa ibang context. Universe. Universe of universe. Marindihan. So, Mago, last message. Billy. Langit. Universe. Tameme kayo. Pero natutok, Andrew, ha? Yung bakit tayo nagsasabi ng komisyon, di maintindihan. So, very nito po nakikita ko. Kasi palangit pala, no? O, si Shay, naka-record pa tayo. Hindi na, naka-record pa po. Naka-record mo. Si Shay ka po, nung pauwi tayo, natutuan daw ni Shay, dahil nakinig siya sa lecture ko dun siya. Hindi tayo nagkakamali. Hindi tayo pala nagkakamali, lo. Pero ang ibig ko lang sabihin, Mago, kapag ka nag-cooperate ka sa langit, di ba? Yun, di pwedeng question. Yung mga nagko-question, tangengot. Hindi lang naintindihan kung ano yung beyond and
and Monday, no, Wednesday. Sige. Ay, pus na.